porter and pastry. Share ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko din sa Bakery Fair last February 15 to 17, 2019. So dito sa Paulitos, sobrang dami din nilang paninda, sobrang dami nilang baking tools and equipments, tapos cheaper price kasi sabi nung nagtitinda doon, kung meron ka daw magustuhan doon sa stall nila or sa booth nila, bilhin mo na kasi pagdating sa labas, doon sa store nila mismo sa labas is iba na yung price, mas mahal na. So una sa mga binili ko is itong giant cupcake mold. So silicone siya, so dito mo na i-bake mismo yung giant cupcake mo. So literally para lang din siyang cake mold na hugis cupcake. So dalawa siya, meron siya yung pinaka body and yung parang pinaka icing niya pero gawa din sa cake. So ibibake mo sila separately, tapos ili-level mo yung top after baking and then saka mo siya i-assemble na parang ganito. Next naman, meron din akong biniling cake drum. So this is 47 pesos kasi sa mga napupuntahan kong baking supply stores, wala sila nung ganitong silver coated pati yung sa sides kasi usually parang thick na carton lang. Bumili din ako ng spatula which is cupcake shape and heart shape which is 85 pesos each. Muna kayo bumili kaagad, ikot muna kayo kung may makikita pa kayong mas mura. Kasi sa ibang booth or sa ibang store, meron silang yung same item pero sa iba mas cheaper. So, nakakita ako ng ganito sa All About Baking which is 95 pesos. And then ito, nakita ko sa Paulitos which is 85 pesos. So, sa Paulitos ako bumili. Bumili din ako nitong fondant rolling pin na meron siyang thickness margin na dalawa. Merong isang 1/8 inches and 1/16 inches na thickness para may control ka sa pagro-roll ng dough or ng fondant. Nabili ko siya for 125 pesos pero meron ako nakita sa ibang booth na 95 pesos pero nung binalikan ko siya, ubos na. Kaya ito na lang binili ko, yung medyo mas mahal pero same item lang which is 125 pesos. Ito yung matagal ko nang hinahanap kasi wala kapag bumibisita ako sa All About Baking or sa Wonder Bake sa labas. Ito yung kung kunyari gagawa ka ng rose gamit ang fondant or gum paste or gagawa ka ng rose pastillas, pwede mong i-roll yun na lang yung fondant mo and then gagamitin mo siya na parang cookie cutter tapos iikutin mo lang siya and ready na yung mga petals niya. So less effort na sa paggawa ng petals and isang roll yun lang, meron ka ng instant rose. Pero buy one take one. So dalawa na. So bali pumapatak lang siya na parang 62.5 pesos each. Ang pinili ko is yung magkaibang model kasi yung isa is mas malaki and yung isa medyo mas maliliit and meron pa siyang tatlong size. So mas meron tayong magpipilian kung gagawa tayo ng malalaking roses or maliliit na roses. Nabili ko rin yung dessert spoon for 55 pesos which is approximately 40 pieces. So, ang cute niya lang kasi heart shape. So, next bumili rin ako nitong apple green na tong which is 39 pesos. Gawa siya sa plastic. Bumili rin ako nitong mga chocolate mold which is nabili ko ng 100 pesos by one take one. So parang pumapatak ng 50 pesos lang ang isa. So yung binili kong unang model is pang Christmas. So December pa natin ito magagamit. And yung isa is parang mold ng mini gummy bear. So silicone siya. So very durable.
kasi parang gusto kong gumawa ng video how to make homemade gummy bears. So sakto nakakita ako nito, tumpak na tumpak. Nabili ko siya ng 100 pesos buy one take one. Meron din naman sila yung mas malalaki na iba-iba yung mold. Pero ito, 85 pesos each. So, chocolate mold siya. So, ito yung kinuha ko kasi meron na siyang iba't ibang shape. Kasi meron doon, buy one, take one din. Pero puro square lang, puro heart lang, puro circle lang. So, ito yung kinuha ko na 85 pesos para meron ng plain na round, meron parang pa diamond, merong heart, and iba't ibang shape pa. So, magagamit natin ito for Valentine's, for Christmas, kung gusto natin ng mold para sa sarili nating chocolate, gusto natin ng ibang shape. So, pwedeng-pwede ito. Actually, yun lang yung nabili ko. Pero, meron silang free na kitchen timer. Manual lang siya, mechanical lang siya, so hindi na siya kailangan ng battery. So, ang galing na ito kasi pipihitin mo lang siya dun sa desired mong oras, kung ilang minutes. Let's say, 30 minutes, 1 hour. So, ang maximum niya is 1 hour. Pipihitin mo lang siya kung ilang minutes mo gusto. And then, afterwards, kung 30 minutes, after 30 minutes, mag-ring siya na parang telephone. Sobrang lakas. So, ang maganda dun is mechanical lang siya at hindi na kailangan ng battery. So, parang laruan lang talaga siya. Wala lang alam kung free siya kung merong minimum amount ng purchase or kasi diba minsan sa iba kapag nakabili ka ng worth 500, meron kang free something or meron kang discount something. Kapag nakabili ka ng worth 1,000, meron kang free something, diba? So hindi na nila na-mention at sobrang dami rin kasi ng tao. So basta binigay na lang nila free daw. Thank you, Pauditos! So, ang total ng nabili ko sa Paulitos is 1,131 pesos. Kung gusto nyo pumunta sa Paulitos, ang address nila and contact number, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pero ang nakalagay dito sa kanilang flyer is, ang store nila is located sa Bacoor City. Same building as Amber Restaurant and PC Express. So next naman, ito yung nabili ko sa Baking Home Depot. Hindi masyadong madami. Dahil yung second day ko na ito binili. So bumili ako ng tin can na pang drink cake. So nabili ko ito ng 39 pesos. Actually, meron akong nabili. Same size lang sila. It's sa labas, hindi sa loob ng fair, sa labas ng 80 pesos. 80 pesos ko siya nabili, 6x2 na tin can for drink cake. Ito namang nabili ko sa Baking Home Depot, sa bakery fair, ng 39 pesos lang. So, di ba murang-mura, sobrang layo ng difference. Pero syempre, pag sa labas na nila ito binenta, medyo iba na yung price. Cupcake liner na brown and white. So, bumili ako ng cupcake liner. 100 pieces ang isang balot. So, nabili ko ang isa ng 45 pesos. So, bumili na ako ng white at saka parang chocolate brown color. Kasi ito lang naman yung mga madalas na ginagamit ko. Tsaka ang gusto ko kasi dito is makapal siya and sturdy. Kasi meron naman nabibili sa mga grocery niya, tig 8 pesos, 100 pieces, 3 ounce din. Pero medyo manipis siya and minsan pag binubuhos mo na yung cupcake batter is medyo natatabunan siya and hindi niya nahuhold yung shape niya. Pero ito, very sturdy. Kahit very thick yung cupcake batter is nahuhold niya talaga yung shape niya.
Humiling na ako ng tig-dalawa kasi ang bili ko nito sa labas is 75 pesos. So doon sa loob is 45 pesos lang. 3 ounce cupcake liner, 100 pieces. So, okay. So, meron din ako nabili dito sa... nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng booth, pero... Ito yung una kong nabili bago ako nakapunta dun sa Paulitos. Medyo napamahal ako kasi nabili ko yung separate chocolate mold na pa-square, which is 110 pesos. Silicone din siya. Pero pagdating ko dun sa may Paulitos, 100 pesos lang by one take one pa. Kaya mag-ikot muna kayo bago kayo bumili. Make sure na halos nadaanan nyo na lahat and na-check nyo na lahat yung mga prices bago kayo bumili. Pero make sure na pagka nakakita na kayo ng medyo merong mas mura, tapos meron kayong nakitang mas mahal sa ibang booth, balikan nyo siya kaagad kasi baka maubusan kayo. Katulad yung nangyari sa akin dun sa Rolling Pin. Kaya ang ending, binalikan ko yung nakita ko na mas mahal. So napamahal din ako. Kaya babalikan nyo din kaagad. Itong parang holder sa piping tips. So kasi meron ako nito yung maliit lang para sa maliliit na piping tips, pero wala ako nitong ganitong size na mas malaki para dun sa mas malalaki nating piping tips. So nabili ko siya ng 39 pesos. Sa store na yon, ang nabili ko is itong mga plunger cutter, which is leaf and flower shape. So, ito, leaf shape and then flower na plunger cutter. Nabili ko ng 55 pesos bawat isa. Sa mga nabili ko dun sa loob. Pero ito, bigay lang tong eco bag na to dun sa kitchen equipment na binili ko. And papakita ko sa inyo yun after nito. So, meron akong biniling chocolate chips sa All About Baking. Ito yung ginagamit kong chocolate chips. Guitard ang brand, which is 235 pesos. Pero pag dun mo sa fair binili, less 10% pa dun sa All About Baking. So, ang binibili ko is... May yung nabili ko. Magkamukha kasi sila ng dark chocolate. So, ngayon ko lang nakita, butterscotch baking chips pala siya. Sobrang magkamukha sila ng dark chocolate. Magkakulay sila ng chocolate chips for baking. Akala ko nakatitig na ako, nakamahal pa yata ako. So, ang nabili ko pala is butterscotch chocolate chips. So, di naman ito masasayang kasi magagamit pa rin natin siya. Pero, ang maganda kasi sa Guitard, kaya gustong-gusto ko yung brand na to kasi kapag ka itinop mo siya sa chocolate chip cookies mo, ganyan, or sa mga muffins mo, or sa banana bread with chocolate chips, hindi siya nag-melt ng gusto, nahuhold niya pa rin yung shape niya. So, pagka nag-cool down na yung binake mo, buong-buo pa rin siya ng chocolate chip. So, ang ganda-ganda niyang tingnan. At saka, talagang masarap. This is, ang price niya sa labas is 235 pesos. And ito ay 340 grams. Tapos, bumili rin ako nitong COPP ang tawag. COPP na 5x8. Kasi ito yung ginagamit kong pang-packaging sa mga sugar cookies ko. So, nabili ko siya ng 88 pesos per 100 pieces. So, 88 pesos lang siya. Kasi ang bili ko nito sa labas is 140 pesos ang 100 pieces. So, dun sa loob, nabili ko siya ng 88 pesos for 100 pieces. And then lastly, bumili ako ng chopping board na medyo rustic look. Pero hindi ko ito sa fair binili. Nabili ko na siya nung pa-uwi na ako. So, binili ko na dun kay... kuya na nagbebenta ng mga chopping board na nakakariton. And lastly, ito yung isa sa mga major purchase ko dun sa bakery fair this year. Price niya is 32,600.
85. Ito yung model na gusto ko, which is 5-quart artisan model. So, tilt head, 250 watts. So, ang price sa market is 32,685. Pero naka 25% discount siya. So, ang magiging price niya na lang is 24,515. So, sobrang laki nung difference. So, meron kasi sila doon yung parang tinatawag na nila na Class B. 30% off, tapos nakalagay with scratch. So, tinanong ko doon sa mga naka-display nila, nasan yung sample na scratch. Tapos, yung tinuro nila, parang wala naman. So, naka 30% off siya kasi meron lang konting imperfection dun sa outside coating niya or dun sa pintura. Pero, wala namang direct impact yun dun sa function ng motor niya or ng makina niya, ng pinaka-machine. So, overall, wala siyang effect sa performance. So, yung mga ganun na merong konting defect, kung tawagin nila, pero hindi naman talaga siya considered na defect. So, parang meron talaga siyang konting gasgas or imperfection. So, binibenta na nila yon yung mga ganung unit ng 30% off, pero sobrang brand new pa talaga siya. So, nung una, ang bibilin ko na dapat is yung naka 25% off, which is solid, walang gasgas, walang scratch, talagang sadyang naka 25% off lang siya, which is yung 24,500. Kaso, wala na silang stocks ng color na gusto ko, which is Empire Red. Ang meron na lang sila is yung naka-display. Pero yung naka-display kasi, instead na walang scratch yung bibilin ko, parang mas madaming scratch yung naka-display. Kaya sabi ko, pa-check na lang nung Empire Red, nung Class B, nung may scratch, para naka 30% off. So, meron namang available na Empire Red na color. So, nung tinesting na namin, nilabas na sa box, pinakita ni Kuya Taga KitchenAid yung scratch. So, kasi hahanapin mo pa kung nasaan yung scratch eh. So, nung nakita niya yung scratch, sobrang liit lang, parang wala lang. As in, para lang siyang, during nung ginagawa, parang yung pintura niya is parang may maliit na part ng pintura na lumobo. Tapos, parang pumutok yung pintura, parang ganun. Tapos, natuyo naman ang husto. And, hindi naman siya nababakbak. And, yun na rin yung kinuha ko kasi, wala naman siyang pinagkaiba sa mga, like yung sa warranty and everything. So, yun lang talaga, mas mura lang siya. Mas mura mo lang siyang mabibili. Pati lahat ng mga services sa service center nila, ma-avail mo din lahat para dun sa unit na nabili mo. So, wala talaga silang major difference kundi yung merong scratch and mas cheaper yung may scratch. So, yung may scratch is nabili ko ng 22,880 pesos na dating 32,685. So, halos 10,000 pesos yung natipid ko. So, ito yung nabili kong model. Meron na siyang kasamang wire whisk, dough hook attachment, at saka paddle attachment. Tapos, meron na rin siyang pouring shield na kasama. So, yung pinaka-scratch ng model na nabili ko is nandito sa part na to. Sobrang liit niya lang and unnoticeable. And sobrang wala naman siyang kinalaman dun sa main function ng motor niya. Tapos, binili ko na rin tong glass bowl na to, which is 5 quarts din, na mag-fit dito sa mixer natin. Although, meron na siyang kasamang stainless steel bowl, bumili ako ng separate na glass bowl para mas madaling kuhaan kapag ka nag-film tayo. Bowl na kasil din siya, dating 6,700. Nabili ko siya ng 4,700. So, naka 2,000 pesos discount din tayo. So, isa din sa mga ma-advise ko din siguro sa mga gusto mag-purchase ng KitchenAid, huwag kayong magmadali. Maghintay lang kayo ng mga sale. And make sure na kapag ipo-purchase nyo na siya is nandun sa pinaka-maximum percentage ng discount na pwede nyong makuha. Kasi madalas nilang discount sa mga store nila, like nung last December, nung Christmas, holiday sale ng KitchenAid is 10% lang pati sa mga store. Tapos nung nagtanong din ako dun sa branch nila, sabi nung salesman is ang pinakamataas na nga daw nilang sale sa mga branch is 10%. Pero nung nagtanong ako dun sa bakery fair, ang pinakamataas nilang sale outside is 20%. Kasi minsan,
kung fina-follow niyo yung Facebook page nila, ililink ko na lang sa baba, KitchenAid Philippines, minsan nagkakonduct sila ng parang, tawag nito, bodega sale, anong tawag dyan? Wherein, nag-offer sila ng 20% off. Pero nung nakita ko nga itong sa Bakery Fair, tumpak na tumpak. Mabuti na lang at hindi ko pinatulan yung 10% off nung December. So sobrang mag-deal na talaga siya. Plus the fact na yung reason nila dun sa big discount na yon is hindi naman ganun kalaking impact for me bilang ako yung gagamit ng mixer. Pastry, we'll be baking, creating, compounding sweetness.